Kahit sa oras na ito, noong nakaraang week, ang sabi ko sa inyo, kung natatandaan po natin noong ayaw ng Diyos na naghihirap ang tao. Amen. Hallelujah. Ayaw ng Diyos na naghihirap ang kanyang mga anak. Amen. Hallelujah. Sabi sa 3 John 2, I wish above all things that you may prosper, be in health, as your soul prospereth. Amen. Gusto ng ating Panginoon ay lahat ng aspeto ng buhay natin, sa every corner ng buhay natin, tayo'y masagana. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Amen. Sa araw na ito, ay ito ang Mother's Day. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Pero bago ang lahat yan, ay dumako tayo sa mga husband. Amen? Amen. Sa mga asawa na katulad ko. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Maraming asawa, mag-asawa na hindi pa nararating yung sumpaan nila, hiwalay na kaagad. Oh, amen? Amen? Kasi hindi nila inuuna ang Diyos. Amen? Amen? Hallelujah. Amen. Sabi doon sa Psalms 37 verse 4, ito'y alam natin lahat, delight also unto the Lord. Amen. And He will give you the desires of your heart. Hallelujah. Amen? Amen? Psalms 37 verse 4. Amen. At ganoon din sa Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do. And your plans. And your plans will succeed. Amen. Amen? Hallelujah. Dito, pinapaliwanag ng ipireclaim ng ating Panginoon na unahin muna natin siya. Bago ang lahat, yung mga plano mo, mag-succeed yan. Amen. Pero ang plano mo, na ikaw lamang, o pinaplano lang ninyo, I doubt na mag-succeed yan. Amen? Amen. Hallelujah. Ganyan nangyayari ang mga kuminsan sa hiwalay. Uh-huh. Hindi natutuloy yung kanilang mga balak kasi sila-sila lang ang nagplatano. Amen. 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 At sa Jeremiah 28 verse 11, I'm sorry, Jeremiah 29 verse 11, ang sabi ito, napaka-importante na ang kumapit tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen. Sabi dito, sa Jeremiah 29 verse 11, babasahin po natin. Amen. For I know the plans I have for you. Amen. Ang Diyos pala magpaplano muna. Amen. Hindi ikaw. Amen? Amen. May plans na ang Diyos para sa inyo, kung mag-asawa man kayo, o para sa iyo, kung binata ka man o dalaga ka man. Amen? Amen. Hallelujah. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen. Then you will call upon me. And I will answer. And come and pray to me. And come and pray to me. And I will listen to you. Amen. Amen. Hallelujah. You will seek me and find me. When you seek me with all your heart. With all your heart. Yes, Lord. You will seek me and find me. Sabi ng ating Panginoon sa verse 11. Amen. When you seek me with all your heart. With all your heart. My condition. With all your heart. Amen. Amen. All. I will be found by you. Amen. Hahanapin mo ang ating Panginoon. Amen. Declares the Lord. Amen? Amen. Huwag mong unaan ang ating Panginoon. Yun ang gusto niya. Amen. That's the bottom line, kapatid. Amen. Amen? Yan ang the bottom line. Ang lesson natin na ito, ngayon mga kapatid, matatagpuan natin sa Ephesians 5, verse 22 to 33. Katulad ng mga nagdadaling ko, si brother and friend, may coincidence ang aking message at saka yung kanyang Bible study. Amen? Amen. Ito patungkol sa magulang. Mm-hmm. This is the day of our mother. Amen? Amen? Hallelujah. Every day dapat, bigyan natin ng pansin ng ating mga magulang. Hallelujah. Amen? Amen. Basahin po natin sa Ephesians chapter 5, verse 22 to 33. Ang pamagat nito ay wives and husbands. Amen. Wives, submit to your husband as to the Lord.
Hallelujah. For the husband is the head of wife, as church is the head of the as Christ is the head of the church. His body of which he is the Savior. Now, sa verse 24, now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands. Amen. In everything. Amen? Amen. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up to her, up for her. So verse 26, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. Amen. So 27, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Amen. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. Amen. He who loves his wife loves himself. Amen. After all, no one ever hated his own body. Amen. Amen. But he feeds and cares for it, just as Christ does the church. Amen. For we are members of his body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife. Thank you, Jesus. Hallelujah. The two will become one flesh. Hallelujah. This is the profound mystery. But I am talking about Christ and the church. Amen. However, each one of you also must love his wife. Amen. As he loves himself, and the wife must respect her husband. Oh boy. Amen. 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 Ito, napakaganda po itong iatik kong message sa araw na ito. Hallelujah.